Mga idol at kabayan, ito ang balitang dapat niyong malaman. China, minaliit ang dalawang barkong pandigma ng United Kingdom na magpapatrolya sa Indo-Pacific. Kinumpara ang mga ito na parang Coast Guard lang at walang dalang banta sa militar ng China. Uy, US Destroyer, binantayan talaga ang Spratly's Island at challenge ang military base ng China sa Mischief Reef. Ito ngayon ay nasa bandang ibaba ng Sorsogon City sa Pilipinas patungong Philippine Sea. Bakit kapag warship ng Amerika ang nasa South China Sea o West Philippine Sea, naka-alerto kaagad ang China? Takot ba sila sa US Navy o nagdadrama lang? Gaano ba kalakas ang USS Benford bilang isang Early Bird Class Guided Missile Destroyer ng Estados Unidos? Alamin, ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Minaliit ng China ang kakayahan ng dalawang warship ng United Kingdom dahil maliliit at kulang naman daw ito sa mga kagamitan upang labanan ang People's Liberation Army. Eto pa, ganito kayabang ang China pagdating sa mga bansang alam nilang kayang-kaya nila. Inihambing lamang ng mouthpiece ng China ang dalawang warship ng United Kingdom na parang Coast Guard lamang ang dating nito sa Indo-Pacific region at hindi ito banta para sa kanila. Makinig kayong mabuti mga idol at kabayan, pakinggan nyo ang transition ng China from yabang to iyakan. Ang dalawang offshore patrol vessel na HMS Tamar at HMS Pei ay umalis na sa base ng hukbong dagat ng United Kingdom noong Martes. Ang bansa ay iniulat na permanenteng ilalagay ang mga barkong pandigma nito sa rehiyon ng Asia Pacific. Pinagsama-sama ng Amerika ang mga kaalyado nito sa rehiyon upang i-challenge, mapigilan ang China at magkaroon ng balance of power sa rehiyon. Minaliit ng China ang kakayahan ng mga sandata ng dalawang offshore patrol vessel ng UK. Ayon pa sa China, tulad din ito ng HMS Queen Elizabeth na isang aircraft carrier na hindi kayang magbigay o magdulot ng anumang banta sa Chinese People's Liberation Army. Sinabi ng mga analista ng China. Inaasahan na rin ng China na tutularan din ang mga barko ng United Kingdom ang ginagawang Freedom of Navigation Operation sa South China Sea at sa Taiwan Straits ng Estados Unidos. Pero laging nakahanda daw ang China kung sakali mang umusbong ang tensyon at handa itong gawin ang nararapat. Pero pagdating sa isang barkong pandigma ng Estados Unidos na pinasok ang inaangking teritoryo ng China sa Spratlys, ang buong People's Liberation Army ng China ay nagsimulang mag-alala. Imagine mga idol at kabayan, dalawang offshore patrol vessel ng UK plus HMS Queen Elizabeth na kung saan ay may dala itong mga F-35, isang 5th generation aircraft at iba pang mga helicopter ay hindi daw banta sa China. Pero sa isang US destroyer na pumasok sa pinakabase militar ng China sa Spratlys ang Mischief Reef, naka-alerto agad ang People's Liberation Army. Bakit kapag ibang bansa, wa-effect sa China? Pero kapag Amerika, big deal sa kanila. Bakit kaya mga idol at kabayan? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Nasaan na ba ngayon ang US as Benford DDG-65, isang destroyer ng US Navy? Ayon sa ating nakalap na impormasyon kahapon, bandang alas 4 ng hapon, ito ay namataan natin sa bandang ibaba ng parte ng Sorsogon City sa Pilipinas. Pinatunayan lang ng Amerika na patuloy nitong binabantayan ang mga kaalyadong bansa at partners sa South China Sea maging sa West Philippine Sea. Ang pagpasok ng US destroyer sa Spratlys ay isang simbolo ng pagpapakita na handa nitong harapin ang banta na hatid ng China. Ano ba ang kakayahan ng USS Benford bilang isang Early Bird Class Guided Missile Destroyer? At mukhang nagpanik agad ang mga Chekwa. Meron itong 76 na MK-41 Vertical Launching System o VLS. Wow, ang dami! Na kung saan ay kaya nitong maglunsad ng iba't ibang klase ng missile tulad ng BGM-109 Tomahawk, RIM-66 Standard Missile, RIM-67 o RIM-156 Standard Missile, RIM-161 Standard Missile at RIM-174 Standard Missile. Meron itong isang MK-45 Caliber Gun. Meron itong dalawang MK-141 missile launcher para sa walong RGM-84 Harpoon surface-to-surface missile, dalawang MK-15 close-in weapon system, dalawang MK-32 surface vessel torpedo tubes na kayang maglunsad ng anim na MK-46, MK-50 o MK-54 torpedoes. Kaya naman pala mga idol at kabayan, nag-iisa lang pero fully loaded pala ang warship na ito ng Estados Unidos. Kaya kapag ito ang nasa katubigan ng South China Sea at West Philippine Sea, talagang siniseryoso ng China ang banta na dala ng warship ng Amerika. Maraming salamat, ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.